Good morning, guys. Welcome to another day. Yan yung araw. Sobrang, So, ipipwesto ko lang si AL dito para makapag-sunbathing siya today. Kasi parang 2 days na yata siya hindi nakakapag-sunbathing. Pero sobrang sarap, sobrang pagod siguro. Ewan ko kung pagod, puyat, whatever. Basta siguro halo-halo na siya. Pero after ko humiga kahapon, pagkahiga ko kagabi, parang few minutes lang nakatulog na ako. Nakatulog na ako na may earbuds. Tapos, parang pumikit lang ako. Pag-gising ko, 4 o'clock na, 4:40, kailangan ng gumising rin nila dahil maaga yung pasok nila, minove, because nga, sobrang init ngayon. So, instead of suspending the class, nag-decide yung mga teachers nila na to just move it na earlier yung time. And ayan, gising na si... Kanina pag-gising to si AL. Lagay ko lang siya sa bassinet kasi nga, papaarawan ko siya. Hey! Hey! Ay, kawawa naman yan. You want milk pa? You want milk? Ay. Hello, good morning, AL ko na yan. Hello, good morning naman ang baby ko na yan. Where is the fly? Your fly is too small. Okay, guys. Ba't ang lapit ko? Ayun. Taka ako, lapit ng mukha ko. So, ayan. Tutulog si AL. And si Arkiboo. Tulog din. No. What's happening today, Ark? What's happening at school today? Photo shoot. Yes, photo shoot. For there. For what? Photo shoot for what? My new school. No, for the graduation. Yeah. Mama, why did he send that? I sent that to Athena to AV dancing. Is daddy really daddy? That's not daddy. That's just a gif. Anyway, so ngayon yung kanilang graduation pic photo shoot. So, mamaya, siya ay pupunta sa school ng naka-polo, black pants. Ay, teka lang, nakataas. Polo, black pants, and black shoes. So, videohan kita later, ha? I'll take a picture and a photo of you, wearing that. Okay? Okay, so, in fairness, pagbaba namin dito, tapos na Valentine's, pagbaba namin dito, si AL, saglit lang siya gising, ay nakatulog siya agad. Which is, praise God. Kasi usually, the past week or 2 weeks na yata, ang nangyayari, pag bumaba kami dito, inaabot kami ng mga 8 or 9 bago siya makatulog. But today, mabilis siya nakatulog. Ayan, hanggang ngayon tulog na tulog pa siya. Although, napaka-init pa rin. So, mamaya kapag medyo naging fuzzy na siya, akyat na lang ulit kami. Doon ko napapatuloy yung tulog niya sa taas. Right now, I'm just transferring files, yung mga vlog clips sa laptop. And then, I'm gonna resume creating the designs for Positive Label. Which, sadly, nakailang days na since sinabi ko magde-design ako. And isa pa lang yung official na design na nagawa ko. Mayroon akong second design na nagawa, pero I'm not sure if it print ko siya. Bakit? Tapos na? Tulog ka na. Yo, show your clothes. No, don't close like that. Ganyan lang yan. Nice. Hey guys, good morning! Welcome to the vlog. Dito ako nagtapos ng aking video. Dito rin ako nag-start ng vlog for today. Hindi makatulog, but I just finished filming yung
aking pregnancy and birthing story. Medyo mahaba yata siya. So, good luck naman sa editing. And, wait lang. Bababa ko lang to. Okay, so, I actually filmed it downstairs. Doon ako nag-start mag-film. Dito ko lang siya in-end kasi nalobat na yung camera. And, sobrang init na sa baba. Feeling ko nga pawis na pawis ako habang pinifilm ko yun. So, pagpasensyahan nyo na guys, if medyo nalilimahid tayo sa video na yun. Pero, that's not the point. But anyway, sana okay naman siya tingnan. Hindi ko rin sure. Medyo hindi ako 100% sure kung okay ba yung overall video. Kasi nga, paputol-putol. Tapos, medyo mainit talaga sa baba. But, I will edit it anyway and see if okay lang. If not, pwede ko naman i-refilm siya. Medyo mahaba nga lang. So, sayang sa effort. But, we'll see. Hey guys, so it's 2:40 and we just had lunch. Late naman kami nag-lunch. Kanina pa ako nandito sa taas. Kanina pa nakabukas yung laptop. Pero sa totoo lang, wala pa ako nagagawa. Wala pa ako nasisimulan na anything. Wala pa ako nagagawang design na bago. Wala pa akong nasa start na editing or whatever. Ang ginawa ko lang ay Nag-nap lang ako. So, parang bumabalik na yung parang kay Ark before na pag ganitong oras and sa bandang paggabi, yung antok ako, hindi ko maintindihan. So, oh well. Sometimes that happens, no? Minsan may mga araw na marami tayong magagawa. May mga araw din na wali. Tulog pa si AL. So, I'll try to do some work right now, okay? Hey everyone! Welcome to start of another day. Welcome to our vlog. Today's a Monday. Wala actually pasok lahat ng mga bata. Si Ian and Evie, wala naman talaga silang face-to-face class on Mondays. But si Ark, wala rin siya today because nag-announce yung DepEd na asynchronous muna yung mga class or online muna because it's extremely hot. Okay, masyadong mainit ang panahon. Sobrang init talaga. The past few days, yung init, para siyang grabe yung humidity. Tapos, alam mo yun, parang walang hangin-hangin talaga sa paligid. Alam nyo, iniisip ko nga if mag-vlog ba ako today, if sa start ko tong vlog. Kasi parang, sobrang nagiging repetitive na lang siya. Tapos, hindi naman ako nakakapag-vlog the whole day. Pero, I believe, I mentioned that in the first video that I filmed or yung comeback vlog ko na sinabi ko naman na don't expect too much. Ganun pa rin ako. Pasulpot-sulpot pa rin. Especially now with AL. I have a baby who needs me. Hindi ko rin naman kaya na every time may gagawin ako ay isi-set up ko tong camera. Although I have to say, itong tripod na nabili ko, binili ko to sa Shopee lang. Sobrang convenient niya as compared to like my other, yung mga old school na tripod. Even as compared to the GorillaPod before na ginagamit ko. Kasi ito, sobrang mahaba siya. So, pwede siyang lagay sa floor and then, ayan, ngayon, nasa floor siya. So, hindi siya kailangan nakapatong lagi sa table or something para maganda yung angulo. Ayan. So, in fairness, maganda siya. And mura lang to. So, going to probably link it if I can saan ko siya nabili and kung I'm not an affiliate or whatever, I'm just really recommending because maganda yung
Very convenient siya gamitin. Tapos maganda rin yung quality niya. Hindi siya yung paghinawakan mo, yung parang flimsy or alam mo na mumurahin, ganyan. Maganda, maganda siya. In fairness, good deal. Anyway, so, I still have not had time to go back to selling, to live selling. Yung pinakita ko, like, 3 weeks ago ba yun or 2 weeks ago ng mga boxes, ay nandito pa rin sila. Hindi pa sila nare-rearrange or whatever. Kasi wala pa ako masyadong nadidispose na books. And by dispose, I mean, nabebenta. So, I really have to go back to live selling very, very soon. Iniisip ko nga today, pero hindi ko pa rin sure kung kakayanin. Kasi medyo exhausting mag-live sell. So, hindi ko alam if kakayanin ko ako mismo na mag-live sell ako and then after, I'm gonna take care of the baby. Ganyan. Pero baka kaya naman. I don't know. We'll see. We'll see if magagawa natin siya. Yeah. So, I'm done with my quiet time. Ang maganda kapag nagigising ako ng maaga. Well, kanina nagising kasi ako mga 4:30, ganyan, or 4:40. Madilim pa actually na nagising ako. Pero si Ayel, nagising na siya noon. So, anyway. Ang maganda pag nagigising ako ng ganyang kaaga is nagagawa ko na kaagad yung quiet time ko. So, very quiet talaga siya. Save for Ayel's cry. Yan, I'm reading the book of Ezekiel pa rin. Nasa Ezekiel pa rin ako, pero chapter 33 na ako, by God's grace. Nakamove na. And, to be fair, naka 30 plus weeks na ako na streak sa YouVersion. Kasi doon, natatrack kung ilang days ka na nagbabasa ng Bible, which I don't really try to focus on those things, but it still feels good to see na, naka 30 plus days na pala ako na tuloy-tuloy na nagbabasa. Kasi we really have to be intentional in reading our Bible, God's Word. Kasi yan yung manual of life. As Christians, we should really see to it that we really immerse ourselves in the Word of God. So, one way to do that is, of course, through the Bible, through reading the Bible. So anyway, since we're on the topic of Bible reading, just want to give you guys an encouragement, especially for those moms like me who find it hard to really sit down and devote time for the Lord. This is just an encouragement, okay? I'm not saying that you do this. It really depends on where you are with your walk with the Lord. It depends on your current situation. But one thing that I'd recommend, that I'd suggest, something that I think you can do to really cultivate that relationship with the Lord is to really have a quiet time. The quiet time doesn't have to be 1 hour, 2 hours, 3 hours. It can be as short as 10 to 15 minutes. What's important is that when you do your quiet time, that you really make it a quality time. So, it's not just quiet time, but it's also quality time with the Lord. And by quality, I mean, even if you devote just 10 to 15 minutes reading your Bible, reading your devotionals, or doing your journal if you're into it, you really have to be intentional. You have to be focused on what you are doing, what you are reading, and devote that short span of time to the Lord. What I do is I use the YouVersion Bible app so that I can do my Bible reading anywhere. Like I can do it on the bed, I can do it here, in the living room, pwede rin dito sa kusina, anywhere. Because I have my phone with me anywhere. So I like the YouVersion Bible app because it has different version of the Bible. So you can read whatever version you understand more or understand better. And actually, in my case, I read one chapter a day. Nasa Ezekiel na ako and talagang sinusunod-sunod ko siya. I don't skip kasi I really want to read yung chronological order of things, kung paano sila nangyari. During the quiet time, that's also when you should pray, okay? Kasi yung prayer, that's our form of communication with the Lord. So, if there's anything in the verse or in the chapter that you read that, you know, you don't understand, pray about it.
If there's anything that resonated with you or feeling mo you can apply in a practical sense in life, pray about it. Pray for wisdom. It's also nice to do the quiet time in the morning so as you have that opportunity to pray for the day ahead. Pray for your heart, pray for your family, for your husband, for your kids, for your work, for your business, even for the chores that you have to do within the day. But then, hindi naman yan, kailangan talaga morning ka lang magka-quiet time, morning ka lang mag-Bible reading. You can read the Bible, you can talk to the Lord any time of the day. If you're a mom, if you're busy and you do a lot of chores, hindi mo talaga kayang umupo to read your Bible, what you can do is, you can use yung YouVersion app and listen to the audio version of the Bible. Sometimes I do that, especially even in the morning, minsan ganun yung ginagawa ko, especially if medyo fuzzy si AL and kailangan ko siyang kargahin. Hindi ako makakapagbasa. So what I do is, I play the audio version. And one more good thing about it is that it already has different devotionals na pwede mong basahin. Again, it's not about the longevity or yung amount of time that you spend, but it's about the quality of time that you spend with the Lord. So, yun yung pinaka-importante. Yun yung tinitingnan niya, yung ating heart, yung ating pagiging intentional with Him, with our relationship with Him. Our relationship with the Lord is really personal. So, yes, we can watch videos, we can watch preachers and everything kasi kailangan din naman natin i-expand ang ating knowledge about God's Word. But at the same time, we have to also back it up with our own understanding of His Word. And we can only do that, we can only understand God, what His will for us is, His purpose for our lives, what He wants us to do through His Word, by reading it ourselves. We can't expect someone else to read that for us. We can't expect other people to establish that personal relationship. Kaya nga siya personal, di ba? Because we really have to be the one to establish that. Again, ask for God's grace in this and hopefully, mas maging consistent tayong lahat sa pagbabasa ng ating Bible. May naririnig akong ingay sa itaas. Hindi ko alam kung si Ark yun. Pa ba? Anyway, mukhang tulog na si Ayel. Although gumagalaw-galaw pa siya kanina yung kamay niya. So, hindi ko sure. Pero, hopefully makatulog na siya. Feeling ko nakukulangan na siya sa tulog kasi sobrang tagal na ng waking hours niya the past few days. Lagi na siyang nagigising ng mga 3 to 4 hours. Kagabi, ay kahapon, from 2 o'clock up to mga 7, gising siya. Nakatulog lang siguro siya mga 30 minutes. Between 2 to 7, tapos gising lang siya, and then nakatulog lang siya mga 7 something. In the 1985, the first Jurassic Park set was being made by the creator, also in the shows. Okay. And this Lego set has this chain behind this box as is a cute dino leg. Okay, I have to refill yung aming yung sa basket ng diapers. So, ito yung minibili ko. I bought this from TikTok lang. Usually kasi meron sila dong sale or promo, ganyan. So, kaya po to kasi doon ko nilalagay sa may sa kwarto yung mga diaper niya. Okay, so far we tried 3 diapers for AL. Before kasi ang ginagamit talaga namin for newborn is Pampers or actually EQ or Huggies. Tapos kapag medyo tumanda na sila, we use Pampers. But now, I tried yung Unilove and yung Clean Fant. Tapos Pampers din. Pampers, sure na yun na
maganda yung quality. Pero yun nga lang, medyo pricey siya. So, since newborns, mas madalas silang magpalit ng diaper and everything. So, kailangan mas practical yung choice for kung ano yung diaper na gagamitin. Yung Unilove, okay naman siya. Siya yung cheapest, actually. Pinakamura. And okay naman overall yung quality niya. Reminds me of EQ. Pero I think mas better pa nga siya sa EQ eh. Kasi yung EQ madalas mag-leak. Tsaka kapag puno na, talagang nababasa yung what do you call this? Nababasa yung pajama or yung shorts ng baby. Pero yung EQ na newborn, sobrang sakto siya kay AL. So, we're sticking to that. Pero gusto ko rin actually yung CleanFant. Yung CleanFant naman, yung quality niya reminds me of Pampers. Medyo mas malaki lang yung sizing ng newborn na CleanFant kesa sa Unilove. Pero, actually, mas gusto ko yung CleanFant talaga. It's just that mas mahal siya ng konti lang. Very, very slight difference sa kanilang pricing. Wala lang. But anyway, both brands are okay and mura sila. Mas mura compared sa mga mainstream brands. And okay naman yung quality nila. Hindi nagli-leak. Hindi rin nagra-rashes si baby. So, depende pa rin yan sa baby ninyo kung magiging hiyang sila. But so far, as I've observed with AL, she's okay with both brands. Speaking of, ayan na siya. Gumagalaw na siya ulit. Ang ingay kasi ni RK. So, anyway, bago ako, well, nakapagsalang na ako ng mga basahan kasi about time na maglaba ako ng basahan. And then, yung next kong gagawin ay Mommy! Magtitiklo ng damit. Guess what? I made another picture. So, ito daw yung kanyang mga artworks. Ayan. Wow, are you an artist? Yes. Wow. Okay, anyway, meron akong in order. Nag-order na ako ng mga shirts. I don't know if na-mention ko na, no? Usually, yung shirts for Positive Label, in-order ko siya kapag natapos na yung designs. But this time around, I ordered the shirts nang hindi ko pa natatapos or nagagawa lahat ng designs that I'm planning to release for this collection. To be honest, medyo I'm not really struggling, pero hindi siya, yung aking creative juice ay hindi masyadong nag-overflow or nag-flow to begin with this time around. So, medyo nahihirapan ako mag-isip ng design na gagawin ko. Unlike before na mabilis, meron ako kagad naiisip na okay, ganito yung gusto kong gawin for this one, and so on. But this time around, it's not that. It's quite hard. Medyo, so far, dalawa pa lang yung sure ako na okay na I'll release these designs. I made another one the other day. Tapos, inedit ko ulit siya yesterday. Pero, hindi pa rin ako masaya sa itsura niya. So, we'll see. Pero, dapat this week, matapos ko na yan para makapagpa-test print na. So, yung shirts na yon, hindi ko pa sila na-check. Pero, na-deliver yon last week. That's for the test print ng mga shirts. For this collection, kasi we're not sticking to just white and cream. So, I decided to try another shirt color. That is kung magiging maganda yung transfer ng print doon sa color na yun. If hindi, we'll just stick to what we already know works. Like, yung white, cream, tapos for the rubberized print, we can print on sage na shirt, old rose, and gray. But yung colors kasi na yun, iba sila. So, we'll see. We'll see how this will go. And sana naman ay ma-finalize ko na yung mga designs. Okay, so, kakatapos ko lang maligo. Medyo, si AL ay nasa bassinet niya. Tinatry ko siyang patulugin. Wait lang. Sobrang init. Parang kahit kakaligo mo lang ay yung pawis, bongga. So anyway, also done folding the clothes. Ayan na sila. And yes, hindi ko pa rin na-resolve yung aming closet situation. Same pa rin siya. Yung mga most of our new laundry, nilalagay ko pa rin siya dito kasi hindi talaga sila kasya dun sa aming cabin.
Although marami na akong na marami na ako na sort out, marami na ako nalagay dun sa donation box. But still, I feel like sobrang dami naming damit and siguro meron pang pwedeng ipamigay, hindi ko pa lang sila napapag-desisyonan. Pero hindi ko pa lang nasusort out maigi yung mga damit ko. So now, what I'm doing here, what I'm gonna do here, while trying to make this baby sleep, is that I'm going to try and create another design for Positive Label again. Such a dilemma these days, dahil it's not that I am uninspired, okay? I'm actually on fire when it comes to like my walk with the Lord, especially with what happened recently. Sobrang thankful, sobrang grabe yung gratitude na nafe-feel ko, and alam ko na there's no better way to respond but to share more about this word, talk about it. And nabanggit ko na to before, but yung Positive Label, that's my business na more on the passion project side siya, na ang goal ko doon is really to spread out God's word through the products that I release. So yung mga statement shirts, lahat yun ay scripture based. So it's not really a matter of me being uninspired, but siguro more on hindi ko lang ano ba, kumbaga lack of ideas lang right now. Yun yung problema, I lack ideas on the designs that I really wanna do for the shirts. Or maybe I'm overthinking it. I don't know. Pwedeng ganun din. So, that's what I'm gonna do today. I mean, that's what I'm gonna do now. Since, tapos ko naman na halos lahat ng mga binala kong gawin today, which I'm actually proud of. Nakapaglinis ako ng kwarto. Among other small tasks. So, I'm going to... Ang likod ko, no? So, anyway. Yeah. Going to do that now. And... I'm gonna update you guys later. Hey everyone! It's obviously night time. And... gulo ng buho ko, diba, bongga? Anyway, so si AL ay buong maghapon tulog sa baba. Kakaakyat lang namin. So, medyo... out of whack ang aming sleep schedule today. Magigising pa yan siya. Or tuloy-tuloy na, pero papalitan ko siya ng Demet. Hindi ko siya magising kasi gusto ko rin ako makatulog siya ng matagal ng maghapon. Kasi nga, the previous ano, masyadong... Ay, yun nga lang. Because of that, iba yung schedule niya today. So, hindi ko alam kung makakatulog siya ng tuloy-tuloy. Pero papalitan ko siya ng damit para... at least naka-onesie na siya. So anyway, we're still in the process of training her. Pero so far, yung ginagawa namin na medyo consistent na is yung oras nga ng pag-akyat namin dito and oras ng pagbibihis niya for sleep time. Teka, ayaw ilusot. Medyo consistent din yung pagising niya. Although... the past 2 days, gumigising siya ng, pag gumising siya ng before 5 or 5, gising na gising na siya noon. Unlike before, na pag mga 4 or 5, nakakabalik pa siya sa tulog, tapos gumigising siya ng mga 6 to 6.30. Ayan. The past 2 days, medyo maaga yung kanyang gising. We'll see in the coming days if that will change pa or if it'll improve or something. Hindi ko masuot sa kanya itong onesie. Wait lang. Here she is wearing her onesie na medyo feeling ko malapit na tulumiit sa kanya. Parang saktong-sakto na yung ayan, pag diretso yung paa, saktong-sakto na sa kanya. Laki na ng baby. O yan. Anyway, mukhang antok pa siya. So, titimplahan ko na siya ng milk para maipesto na siya. Okay, so I have, usually pala, another thing that we do at night is we turn off this main light. Ito kasi yung, ayan. Yan yung pinaka-ilaw namin, yung dito sa gitna. Tapos, part of our sleep training kasi is we want them to
with our kids, we want them to sleep na lights off. Kasi kami, lights off talaga kami matulog. Before, ito yung minubuksan namin, yung mga ambient light. Ito, sa taas, ayan. Meron din isa doon. But lately, we've been turning that off also. And then, yung ilaw na lang sa humidifier, yung nakikita. Anyway, so turn off ko muna yung light. Tapos, I'll try to be back later. I'll see. Not sure, makakabalik ko. But if not, that's it for this vlog. Thank you guys so much for joining me today or this week. And see you guys again in our next vlog.